Hi guys, good morning. So ipakita ko sa inyo ngayon paano tayo mag-setup ng Wemos D1 Pro. So take note guys, medyo mahaba po ito na setup. So ipakita ko sa inyo galing pang solder, pag flash, saka pag setup gamit yung hex natin. So medyo mataas, mahaba to na video. So disclaimer lang. So okay, una, so ito yung mga parts natin. So pakita ka muna yung schematic natin. So ito yung schematic, meron tayong connector para sa 12 volts, meron tayong DC to DC, meron tayong LED, may dalawa tayong ito, resistor, then may button tayo, may Wemos D1 Pro, saka LCD. Then connector para sa coin slot. So ito yung meron tayo. So yung sa LCD, gumawa na lang muna ako ng connectors, pero madali lang naman, pwede kayo gumamit ng DuPont wire connectors. So yun lang yan. Tapos meron tayong Wemos D1 Pro. So ito yung Wemos natin na naka, sana yan ay mag-focus, ay mag-focus, pero ito yung naka 128MB na Wemos D1 Pro. So meron tayong LED, meron tayong 10K, meron tayong 100K. So meron tayong connectors. So ito naman para sa connector sa ating ano, sa button. Then meron tayong ito, ginawa ko na lang din agad, connector siya, 12 volts DC to DC na buck converter. So pansin ninyo, ito yung para connected sa 12 volts, then ito naman yung para sa 5 volts. Okay, so yung una natin gawin guys is make sure muna natin na gumagana yung device natin sa ano, sa ating arc lamp. So gawin natin is i-flash muna natin siya. So ito tayo sa connect natin siya ngayon sa ating ano, USB. Ayan, connect. So yan. Tapos gawin natin ito sa desktop. So open natin to. Tayo sa DIY, then sa Wemos. Tapos refresh natin. So dapat andun yung port na to. So usually mga nasa Silicon Labs to siya na driver. So next is click natin tong erase. Erase. So hintayin lang natin. So medyo matagal to, or matagal yung process niya kasi ano, sa 16MB siya. So mas madami siyang ini-erase. So iyan, i-clean muna natin yung chip natin. Kung ano yung nasa loob ng firmware niya, erase muna natin siya lahat. Sintayin lang natin. Oh, medyo mabagal siya. Check natin yung ano muna. Device manager. Ayan, meron naman. So hindi siya na-detect or matagal. Ayan, tapos na pala. Okay, matagal lang. So next is init. So yung init dito guys, ang ginagawa niya is initialize yung firmware na para magamit niya lahat yung buong 16MB. So yun. Then flash natin. So dito pina-flash na natin yung ating ano, DIY na ano. So hintayin lang natin lahat. So guys, pag may error yung ano, or kung hindi compatible yung Wemos D1 nyo sa bin ko or sa system ko, ang mangyayari sa Wemos nyo is mag-blink lang yung blue, yung LED light niya. So ipakita ko sa inyo mamaya. So kailangan natin na mag 100%. Yan, 100% na. So ang gawin natin, next is check natin yung ano. Check muna natin yung ano natin. So wala siyang blink. Ito dapat mag-blink to siya pag hindi gumagana. So ibig sabihin, okay yung device natin. Pero before nyan, check muna natin sa logs kung nagsa-start
kaya ba natin pa startin yung ano. So, type natin machine. Take note, hindi ko pa tinanggal siya sa ano. Machine that. Reset. Ah, mali pala. Sorry. Hindi ko pa pala siya na-connect. So, refresh natin ulit. So, ayan. Content. Press natin yung connect. So, since bagong firmware pa siya, pwede natin siya, eh, hindi natin siya kailangan na mapunta sa config mode kasi bago pa lang siya. Then, press natin yung connect. So, yan. Nag-connect na siya. Hintay lang natin siya mag-upload yung transfer files. Yung mga transfer files, guys, yun yung medyo may code kasi ako nilagay dyan na para makipag-communicate siya sa ating ano uploader. So, yun yung mga transfer files actually. So, ngayon, next natin is device upload muna natin. So, take note, hindi pa ako naglagay ng key 1 sa key 2 dito. Ang ano lang natin ito is make sure natin na gagana yung device natin, Wemos D1 Pro sa ating ano sa ating ArcLine Wi-Fi Manager. So, yan. Type natin machine.reset. So, yan. So, kung makita nyo na lang itong ano, ah, hindi pala, hindi nakalabas. Oops, sorry. Yan. So, kung makita nyo to guys, ganyan. So, ArcLine Micro OS version with ArcLine module. Ibig sabihin yan, pwede yung Wemos D1 Pro nyo. So, gagana siya. So, ngayon, next is, ano, disconnect muna natin to. Tapos, i-solder na natin yung ating device. So, balik muna tayo. Pakita natin yung schematic ulit. Then, balik tayo sa top cam. So, ang ginagawa ko nito, guys, ginagawa ko kasi is, gumagamit kasi ako nito. At saka, ito siya, header pins. Ang ano dito is para, kung masira man to, or something na ano, pwede ko pa rin ma-reuse yung nagawa or na-setup na ano, tatanggalin lang siya. So, hindi ako nagsosolder directly. So, ngayon, kaya natin is isolder natin to siya. So, yan. I-cut lang natin to length. So, cut natin siya. Tatlo. Yan. So, dito, gagawa muna na tayo. Gamit muna ako ng ano para mas straight ko lang yung paglalagay. So yan, connect natin. So pwede kayo gumamit din ng PCB board kung mas gusto niyo 'yon or pwede niyo rin direct lang. So ito ang pinakita ko sa inyo is direct lang 'to siya. So yan, so, at least naka-sit in place siya. Mas madali tayong mag solder. So, solder tayo. Ito lang yung ating ano. Soldering lead. So, solder muna natin siya lahat. Ayan. Sa kabila. Yan. So, okay na. Try natin. So, yan. So, next is, gawin mo natin yung ating ano, para sa LED. So, sa LED, lagay tayo ng 100 ohms. So, itong pinaka ano, maba natin kanto yung camera. Yan. So, ito sa LED kasi dalawa yan siya. Yung pinaka mahaba nito, yan, mabasin mo mahaba. Yan yung positive. Ito naman is yung negative. So, dun tayo maglagay ng ano sa positive. So, ang ginagawa ko muna is pinuputol ko kasi ito siya. Kasi lagyan natin ng natin siya ng ano
100 ohms na resistor. So, dinidikit ko siya halos. So, pre-team na natin. Tapos yan. So, yan. Tapos, magyan lang natin ng ano, shrink. Pwede lang siya magdikit. The next is, katama natin. Para sa connection ng ano, ng wire. Tignan natin kung kasya ba itong ano. Pwede. So, tanggalin muna natin ito. Baka may initan siya. At mag-shrink na mismo. Ah, nag-shrink na. Ayan na lang natin. So, yan. So, cut natin. Nakat na. Then, pre-tin natin ulit. So, always guys, mag-pre-tin ng soldering niya. Okay, para iwas sa cold solder. So, yan. Tapos, lagyan na natin ng tube. Tapos, ito sa kabila. Para naman sa ano. Isa. So, dinikit natin sa dulo. Tapos, dagdagan lang natin yun ng ano next time. So, cut. So, ngayon, mayroon na tayo para sa ating LED. So, alam natin na dito yung positive. So, lagyan natin dyan. So, gawin muna natin yung para sa ating button naman. Button. Event. Okay. Ito. Button. Yung button naman, ang ginagawa ko dito is meron akong butterfly connector para mas malinis lang. I mean, yung pwede mong matanggal-tanggal yung button. So, ayan. Tapos, tanong gumitin ka. Lock lang natin. Sa akin, minsan, minimake sure ko na dikit sila. Kasi wala akong ang tawag yan. Nanilock na. So, wala kasi akong pang ano eh. Pang-connect nito. Pang-crimp pala, sorry. So, sinusolder ko lang siya. Para sure yung connection. Tapos, sinakat ko lang ito. Ah, kinipit lang. So, yan. Okay na yung isa. Next naman. Ito. Ayan. So, ayan. Sure na yan na merong connection. So, mas maganda kung meron kayong crimper mismo. So, ito. Para sa ating button. So, yan. Mayroon tayong button. Mayroon tayong ilaw.
So, punta natin ulit yung ating ano, schematic. So, dito, pansinin mo, sinasabi niya is, sulit lang ha, sana yan, we must. Okay. So, nakaset sa, unahin mo natin itong ano pala, yung, itong 10K. Yung 10K natin, is nakalagay siya sa, saan ito? D7. D7. So, nagawa ko, saan yan? Balik tayo sa ating ano, top cam. So, D7 siya. So, ito yung T7. So, sa schematic natin, yung gamit halos is hanggang D5. So, yung D0 saka A0 saka reset, wala siyang gamit. So, ginagawa ko, tinatanggal ko na lang tong ano niya, para at least iwas siya sa connection. So, tinanggal ko na yan. Then, yung TX saka RX, hindi siya ginagamit. So, tanggalin din natin. TX saka RX. Tapos, yung D3, D4, wala rin gamit. So, TX, RX, and D3 and D4. Ayan. So, at least, mas konti lang yung connections. Mas konti lang yung chance na mag-ana siya, connect. So, ngayon, nahin natin yung connection naman natin sa ano. Nahin natin yung resistor na 10K. Saan nakalagay yung 10K? Dito siya sa ating 10K is nasa, kung papansin niyo, naka-connect siya sa ground at saka sa ano? Ground at saka sa ano to? D7. So, since naka-connect siya sa D7, kaya natin is, sorry, D7, i-bend natin itong D7. Or kahit mamaya na lang natin i-bend. So, sa D7, kukonek kasi dyan yung, ano, yung wire natin sa button, at saka ito. Tapos yung connection niya na, ano, papunta sa ground. So, gawin na lang natin is, ilagay natin siya dyan. Palinis lang tingnan. So, D7, pulitin tayo. Connected siya sa, ah, so, ayan. Medyo mainit siya, guys. So, kunting tiis. Tapos, yung button na isa is connected naman din dyan. So, connect natin siya dyan. So, ayan. So, connected yung D7 natin. Saka ano. So, gagawin lang natin is, i-bend lang natin to. Para matago lang. Pero, itong isa, kailangan kasi natin connected siya sa ground. So, ano yan. Lagyan natin ng connection sa ground. Tapos, yung partner ng button, so, na yun, schematic. Yan, papunta siya sa 3V3. So, balik natin. So, meron tayong 3V3 dito. So, connect natin yung isa sa 3V3. TV3 button. So, okay na yung button. Ito kailangan natin connect sa ground na lang. So, ngayon na yan. So, ngayon, ito muna.
isima natin yung para sa ating 12 volts. So, tanggalin natin to, 12 volts natin, kasi lagyan natin siya ng ano. Before nyan pala, make sure muna natin na gumagana yung ating 12 volts. Tignan mo nga. So, umilaw siya. Ayan, so gumagana. So, tignan natin. So, yun. Ito, connect natin naman yung sa ating coin slot. So, medyo mahaba to siya. So, ayusin na lang natin. So, meron siyang gray dito. So, gagamitin natin tong gray. I-cut man natin tong gray. Tapos, gamitin natin to para sa enable pin kasi mahaba. So, cut lang natin yun siya. Tapos, yung positive, lagay natin siya sa V-in. So, masyadong mahaba to. Ayan. V-in. So, yung ground naman. So. Ayan. So, yan, meron na tayo para sa ano. Then, connect naman natin tong ito. So, plano ko kasi siya ilagay dito mismo. Malapit sa kanya. Kaganyan. So, dito lang natin siya i-connect. So, medyo maiksi lang siya or pag-ananin na lang natin. So, i-cut na natin tong wire na to. Then, connect natin. Before natin na-connect, ang gagawin natin is, iti-tape na lang natin siya. So, meron akong double-sided tape. Connect natin dito. Double-sided tape. So, make sure ganyan dyan. Tapos, ilagay natin dito sa ano. So, at least, yung double-sided tape na ano, pang-insulate mo rin siya ng ano, ng wires. So, yan. So, pansin mo, ito, ground din kasi ito eh. So, pwede natin siya idikit lang dyan yung ano natin. So, ito, positive 5 volts. Connect lang siya sa 5 volts. So, kaganyan. So, mas maganda ito guys, lagyan nyo ng heat shrink. So, kaso wala kasi akong heat shrink na kulang. So, lagyan natin ulit. Bolts. So 5 volts tapos yung ground. So make sure na hindi niya siya na dikit. So guys, depende nyo lang to sa preference nyo kung sundin nyo yung ganitong pagka-connect. Pwede naman kayo gumamit ng ano, PCB board. Ito kasi pang quick, ano na ba? Quick setup.
Ayan. Meron tayo. Positive sa kanan. So, ito na lang is idikit natin itong yung ground. Keep natin yung close-up natin. Ayaw mag-focus. So, try natin sa kabila. Ayaw. Ayan. So, dinikit lang natin yung ground. Tapos cut natin. Oops. Hindi pala to ano. Hindi pala siya pwedeng dikitan. Masyadong shiny. Scratch natin. Scratch na natin. Tapos lagyan natin ng ano. So guys, pwede naman diretso niya sa ground. Ilang trip ko lang dito. Kasi malapit lang siya. So yan. Keep na siya sa ground. Okay. So, kompleto na yung button. Saka, ano, yung LED na lang. Yung next natin is yung sa LED. So, yung LED natin, connected siya sa ano? D8. Yung positive side niya. So, kung pansin ninyo, naka-ground yung resistor dyan. Okay lang naman yun siya eh. Kasi yung gamit lang naman ng resistor niyan is para hindi masyadong mataas yung current sa ano. So, ito yung positive. Ito yung lagay natin sa D8. Tapos isa is yung sa ground. Sorry, wala pala yung camera. So, positive. Lagyan natin siya sa D8. D8 is nandito sa pangalawa. So, lagyan natin dyan. So, D8. And D8. Tapos, connected yung isa sa ground. So, doon ka nga din ilagay sa, ano, sa shielding. Ayan. So, mara tayong sa LED. Next naman is para sa ating, ano, next is sa coin slot naman natin. So, itong yellow. Pinagay siya sa D6. Kaya. So, dito yung dalawa. Ganyan na lang natin. So, yung coin slot is yung ting puti. Yung puti, yung coin slot is D6. Tapos, D7 naman para sa ating ano. D7 naman para sa ating enable pin. And so after nyan, pwede nyo lagyan ng hot glue din para hindi siya ano. So gamitin naman natin yung sana yun. Wala yung gray. Ito. Gamitin naman natin yung gray para sa ating ano, sa enable pin.
sa dulo na itong gray, i-connect natin itong ating ano, wire. Ito na lang. Let's go. Tuloy natin ito. So, take note guys, lagyan na lang ito ng ano, heat shrink para iwas ano, iwas connection. So yan, so meron na tayo ito, so meron pa pala tayong sa LCD. So yan, kulang lang is LCD. So yung sa LCD natin, papansin mo SDA or SCL, yung SCL natin is connected siya sa D2. SCL connected sa D2. Which yung D2 is sa yung D2. D2. D2 yung D2. D2. Dito, tapos SDA natin. Saan yung SDA? SDA. D1. Okay. Yan. So, next is positive sa ano. So, ngayon, ito yung medyo mahirap mag-part kasi pagkatanggalin mo mawala siya agad. So ang gawin natin is i-clip natin sila. Mahatin yung ground naman. Ground. Sa ground. Ayan. So, connected pa rin yung isa. Then, yung BCC. Same pa rin. Can time reconnect. So, yung BCC. Ayan, connected na ground saka BCC. Okay, tayan na natin kung umusok. Bye bye. So ayan, make sure natin na lang interconnection siya. Tcharang. Ayan, tingnan na initialize na siya. Gumana na. So, ngayon, ito yung setup settings niya kanina. Reset muna natin, tapos hold natin. Tingnan natin kung mag-config mode para makita natin kung gumagana yung ating button. So, checking printer. Hold lang. Yun, mag-config mode. So, ibig sabihin, okay yung ano natin, connection. So, ngayon, for time mag-start, gawin natin eh. Okay. Ay, nawala pala. Okay. Meron kasi akong mga heat shrink na malalaki. So, gawin natin. Try natin kung off natin siya. Try natin siya kung kasya siya sa ating heat shrink. So, ito. Ayan.
shrink lang natin para mas malinis siya tingnan. Pero may na natin siya ilock. Tagay lang natin para iwas lang sa short. So, heat shrink. Ayan. Ito guys, heat shrink to ng ano, ng battery. Yung para sa mga drone. So, depende, may iba't ibang sizes sila. Lagay lang natin ito para iwas lang tayo ng ano, connection. Ayan. So, kasha. So, at least dyan, medyo safe na sila. Safe muna. Okay. So, next natin, since na configure na natin ito, so, gumagana siya, tabi muna natin siya. Ito muna tayo sa ating ano, ating isa na naman natin tap na ito na yung ating hex. Tapos natin yung natin hex, ito muna tayo sa ating hex. So bago siya, bagong bago, sabihin naka-default ka lang siya na config. So, meron tayong hex. At the same time, meron din tayong TP-Link. Tasin natin yung camera para mas ano. Meron tayong TP-Link na ano. WR840. So, ito yung gagamitin natin. So, configure muna natin to para merong pagkoconnectan yung ating device. So, ayan. Correct natin. So, paano mag-configure ng TP-Link? Ito ko natin sa inyo. So, correct tayo. Tapos, connect mo natin sa LAN 1. Ay, LAN 1. Sa LAN ng PC natin. So, ito yung LAN ng PC natin. Connect natin siya sa LAN 1. So, take note, bagong TP-Link din. So, naka-default lang siya. So, connect natin. So, maralang natin dyan sa gilid. Mas mali pala yung ano ko, adapter. Sana di nasunog. Yun, mila. Mila pa. Okay pa. So, yan. Punta tayo sa ano. Open tayo ng browser. So, yung TP-Link is punta ng browser. Kita nyo ba yung browser? Tayo ng keyboard. So, para ma-access yung browser ng ano nyo, nasa likod lang yan siya ng inyong device. So, ito sabi niya tplinkwifi.net. So, try nga natin. tplinkwifi.net. Kung gagana. So, wala. Kasi wala nga tayong internet. So, open ulit natin yung ating ano lang. Usually kasi yung TP-Link is nasa 1.1 natin. 1.1. Try natin. Kung wala is 0.1. Yan, 0.1. So, nasa 0.1 siya. So, ano niya is admin. Admin. So, gawin natin una is yung wireless. Wireless natin, gawin natin piso wifi Wemos. Wireless enabled. So, piso wifi Wemos.
Then, save natin. Save natin siya. Tayo natin itong mawala itong ano. Yung ikot-ikot. Then, wireless security. Disable natin siya. Disable. Yan. Tapos, yung ginagawa ko sa... Saan na yan? Network. Network sa LAN settings, ginagawa ko dito is ginagawa kong 10.10.10.253 kasi nasa 10.10 yung hotspot network, so gusto kong ma-access siya, at least pwede kong malagay niyan. So hintayin natin siya mag-reboot. Oh, nasa 40 minutes na tayo, so medyo tagal. Mag-reboot. So, medyo matagal. So, yan natin siya mag-reboot. Okay. Aba, okay na yan. I can't wait. So yung next natin yung gawin yan is i-disable natin yung ano, wireless, disable natin yung DHCP. So para sa ganon, yung gagamit ng yung tatakbo na DHCP is yung sa ating hotspot. So parang medyo matagal, baka meron na to. So pag ganyan, after nyan is magsiset na kasi siya ng IP. Ayan, lumana na. So, lumipat na siya sa 253. Then, next is try sa DHCP. Click natin to. Disabled. So, yan. So, yan. Okay na tayo sa ating ano. Sa ating okay na tayo sa ating TP-Link. So, tanggalin muna natin to sa LAN. Then, lagay natin siya sa tabi. Kunin natin tong ano niya, wire niya, connect natin siya sa LAN 1, tapos yung hex, sa hex, lagay natin siya sa port 3, or port 4, tapos yung sa PC natin, lagay natin sa LAN 2, tapos meron tayong internet. Yan, kompleto na tayo. Wala na akong saksakan. Tapos, on na natin yung hex natin. So, saksak muna natin. Hex. Saksak natin yung hex. Yan, namilaw na yung hex. Bilang natin itong toko. Oh. Wala ko toko. So, yan. Then, check natin sa ano, desktop natin. Close natin to. So, same pa rin kanina. Make sure mo natin na ma-access natin yung ating hex. 88.1. So, tayo natin siya mag, di ba pala nag-up? Tayo natin mag-enable yung ating ano, hex. Open tayo ng Winbox. Winbox. Yan, up na yung ating hex. Yun. So, gumana na yung ating hex. Yan. So, ngayon guys, 6.44 to siya. Yung ano kasi, yung sa mobile sales, kailangan naka 6.45 pataas. So, gawin muna natin ito is i-upgrade na lang muna natin.
Dito tayo sa system, packages. Tapos check for updates. So dun tayo sa stable na 6.47. Click natin download and install. So hintayin lang natin siya. So mag-install. So kung meron kayo mga ano na, yung ano yan, yung pang-update niyan, meron kasi sa ano na mas maganda do yung mas luma, 6.46 ba yun? Pero wala kasi akong kopya. So yan na lang muna. So mag-download yan siya, tapos mag-reboot. Tapos hintayin na lang ulit natin yung toko na sound. So habang hinihintay natin yan siya, i-ready natin yung ating device. So ito, meron na tayong connection para sa ano dito, then connect, tapos yung ating ano yan, enable pin, yan nakaready na. So meron na tayong ano, so meron na tayong button. So ganyan na lang muna, tapos dito na rin ulit. Ayan, ready na yung ano. So itong yung NodeMC natin, connect na natin siya sa ating ano, computer. Tapos lagyan din natin siya ng power para hindi doon lahat magana kuha. Hindi nakikita yung ano. Oops. Kamatay ng ito. Ethernet cable ng Mac. And kumukunan siya sa talyer kasi yun yung nakasetup natin. So yun. Check mo natin kung ready na yung ating ano. And ready na. Yan. Okay na. So, naka-stable version na siya. Tapos punta tayo sa ating ano. So, gawin natin itong Wemos. Tapos yung wifi natin kanina is Peaceful Wifi. Wifi Wemos. Yan. So, gawin natin itong Wemos Peaceful Wifi. Wemos Peaceful Wifi. So, same lang siya, basic, tapos ilagay natin ng bagong ano, user, Wemos, tapos Wemos 888. So ito, naka 8.1. Then, login tayo sa ating ano, account, para sa ating OCI. And, so ngayon guys, dito natin ilagay yung ating ano, key na binigay ko sa inyo. So yung key, so yun yung naka-assign na key. Yung key 2 may natin kunin after na ng console key. So refresh ulit natin. So ngayon guys, kailangan natin na naka-config mode yung ating device. So ngayon kasi nakaganyan siya kasi nag-device upload tayo kanina. Yan ang error in connection kasi wala yung wifi na ano. Hold na natin yung button. Press natin itong reset. Then, hintayin natin siya mag config mode. So, itong version kasi na to, meron itong ano, nakasetup na printer. So, hintayin natin yan na mag checking. Yan, config mode na. Then, next natin na gawin, habang naka-hold to, ito sa desktop natin. Kita natin yung ano. Then, click natin itong connect. So, take note, naka-hold mo na yung button ko. Ka-config kasi magre-reset ulit yung device. So, dapat pag-reset niya, pagbalik niya, dapat config mode pa rin siya. So, pag... Yan. So, hindi na siya nag-ano. Pero, makikita niyo dito na yung... Tingnan mo, ang yung connect kanina naging disconnect na. So, ibig sabihin, connected na siya. So, yan. So, pwede natin ibitawan yung button. Yung next natin gawin is make sure natin na tama na yung
configuration natin, like name, at lahat, tapos yung enable sa benda, disable muna natin. Tapos yung time price settings nyo, make sure na tama na yan. So, depende na sa ano nyo. The next natin gawin is, so take note, hindi ako nag-load keys kasi wala pa tong license. Lalagyan pa lang natin. So, click natin tong OCI. So, yan. So, take note, MikroTikX na yan siya. Yung kinoconfigure natin. So, yan. Set na siya. Then, yan. Naka-applet lang pero hex yung kinoconfigure niya. Click natin auto-config. So, papansin niyo hindi na ako nag-open ng Winbox. Na-explain ko naman sa last video yung pagkasunod-sunod nito at saka yung setup. Tapos yan, dito, pwede natin i-click yung enable mobile sales. Pag mobile sales, papasok siya sa account ko. So, click natin, integrating mobile sales. Then, click natin itong device upload. Tapos, generate settings. Yan. Tapos, open tayo ng console. Tapos, type natin yung machine. Ayan. Machine.reset or press yung reset sa BIOS. So, yan. Initializing Bendo. So, magkoconnect yan siya ngayon sa PISO Wi-Fi BIOS. So, kung na-remember nyo kanina, connected yung PISO Wi-Fi BIOS sa bridge, sa port 4. So, yan. Kumonek na siya. So, okay na. Kaso, wala tayong license. So, ito yung tinatawag natin na console key. So, yan yung gagamitin para ano, kuha ng license. So, generate muna ako ng license. Setting console key. Wait lang konti. So, yun. Meron na tayong console key. So, gaya natin, ilagay natin yung key 2 dito. Tapos, click natin ulit yung device upload. So, tapos nyan, machine reset tayo ulit. So, dapat mag-okay na yung ano natin. Tingnan natin. So, yan. Setup na IP. So, yun. Gumana na. So, pag nakita nyo ng ganito, the communication okay, start server na, working na siya. So, kita natin yung ano natin, TapCam. So, ito na yung BIOS PISO Wi-Fi. Try natin yung na muna, code generation. So, long press. So, umilaw. Then, hulog tayo ng PISO. Yan. Kita niya lumabas yung piso. So, long press. Generate siya. So, yan. Generate na. Cleared. 533541. Verify din natin ito sa ano. Yan. Ito yung na-generate na niya na ano. Code. Verify natin siya sa Winbox. Kung nag-exist. Winbox. So, take note, wala tong password. So, after nyan, pwede nyo na i-secure yung device nyo. Lagyan na ng password and all. Tapos, hotspot. Yun. So, gumana na. So, fully working na yung ating device. So, try naman natin yung ano. Ito na tayo sa close up. Para may video. So, habang nagsisetup kayo, i-open nyo lang tong terminal para at least mas makita ninyo yung logs. So, yun. Connect na tayo sa sana yun. Ano yung ano natin? PISO Wi-Fi BIOS. So, connect tayo sa PISO Wi-Fi BIOS.
Ayan, sign into network. So, automatically created na yung ano natin. So, pwede nyo edit din yung mga HTML nito kung gusto nyo iba yung portal. So, ayan, click natin insert coin para sa auto login. So, pansinin nyo, may nag-load din sa log. So, hulog tayo. Pakita ko muna yung tap ka. Hulog tayo ng 2 piso. So, ayan. 2 pesos. Generate code. So, yun. Okay na yung auto login din. So, check natin yung sa ano naman ulit. Sa desktop. So, ito yung na-generate nyo na ano. Na-login. Meron siyang 22 minutes. Tapos, ito yung code generated. Profile default. Then, amount is 2. So, make sure natin na ito gumana na rin. So, punta na rin siya sa active. So, yung... So, gumagana na siya. But, guys... So, lahat dito automatic na ginagawa ng OCI at saka ng device natin. So, yung DHCP server, automatic na siya nilalagay. Yung IP bindings, yun, nakabound na siya sa... Saan na to? So, rating. Oh, minsan hindi pala siya nagbabound. So, verify ko lang to. Pero yung sa device natin, nakaset siya na 252. So, yan. Then, meron ito sa IP bindings. Ito na yung 252 pala. Kaset na rin siya. Naka-IP bind na rin. Then, next na gawin. Sa ito, automatic na rin pala yung sa mangle natin. So, na-create na yung mga sa browsing connection, stream connection, saka stream packet. So, ito yung hindi ko napakita last time. So, meron na rin siyang queues, interface queue, Q3, saka yung mga queue types. So, may bandwidth management na rin. So, pwede nyong edit. So, ngayon naman, kung gusto nyo i-per user na bandwidth management, pwede nyong ilagay sa bawat user profile na lang kung ano yung rate limit nyo. Pero, i-disable nyo lang yung nakita nyo na mga ano. Disable nyo yung sa settings mo yan, IP settings. Yan, i-disable nyo tong allow fast path. Oh, meron palang video, sorry. Yan, i-disable nyo lang tong allow fast path. Pwede nyo na magamit yung ano. Saka make sure din sa filter rules na ma-disable din tong mga naka-fast forward. So, yan. So, yun lang guys. So, ito na yung fully working from creation ng ating DIY sa paglagay ng license saka sa testing saka pagbuo. So, yun. So, working na siya. Fully working na yung natin. So, ito, pwede na ito yung heat shrink tapos i-dikit nyo na lang sa box nyo. So, pwede na yan siya working. Or, i-glugan nyo muna to dito para at least sigurado. So, yun lang guys. Yun lang yung para sa ating, So, Christmas promo pa rin natin yung 500 na license para sa ating mga Wemo sa kanan. So, next time, gagawin ako para sa ESP32 na nakaganito pa rin na setup. So, halos same lang yung concept. Same lang din pag sunod-sunod na, So, follow nyo lang yung instructions. So, wag kayong, wag mag-skip. Kasi, dapat ganun yung flow para kasi pasunod-sunod yung coding doon. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. So, yun. Yung mga ano pala natin, meron din ako sa Arclam Store. Meron ito na naka 1 to 8 bit na. Nasa na lang siya. 360. Pero 1 to 8 MB na yung 1 to 8. 16 MB, 1 to 8 bit. So, okay? So, yeah. Thanks, guys. So, join lang kayo sa group na yun sa Arclam Wi-Fi Manager update. So, andun yung updates. Doon ko rin po-post yung mga latest, Then, next time, gagawin rin ako para sa ating PPOE. So, para mas madali na pwede nyong isabay yung PPOE at saka yung sa hex natin na
So, yun lang guys. Thank you.